Okay, so ito yung PL error. So ano ba yung PL error? So samahan niyo ako para alamin. Subscribe na lang JDL Electronics Service Center. Ayan, dito ulit tayo. Ano ba yung PL error? Yun yung ating tatalakay ngayon. So, samahan nyo akong alamin kung ano yung PL error. Subscribe na lang, JDL Electronic Service Center. Okay, so ito yung PL error natin. So, ano ba itong PL error? Kung titingnan natin doon sa ating error code doon sa cover, yung PL error natin is, ayan o, power protection. Ayan, low PN voltage protection. So yun yung ibig sabihin ng ating PL. Pero kung titingnan niyo yung board, ito, ayan. Focus mo yung board. So nagbi-blink siya. Ang problema, saan natin ito troubleshoot yung PL error na ito? Ayan. Actually, may mga sikreto kasi ito kung paano natin i-check. Katulad nito. So ito kasi hindi maandar yung fan, hindi maandar ang compressor, and lalabas na lang yung PL error na ito. Yan. So, kung paano natin i-check, meron kasi itong nagiging problema katulad nito. Ito, tatanggalin ko muna sa saksak. Ayan. So, nakita nyo, naka-on yung ating aircon, pero hindi nabubuhay yung fan motor, hindi nabubuhay yung compressor. Then, lalabas dito yung PL error natin. Ayan. So, yung low power. Ito. So, ipapakita ako na ito. Actually, hindi ko sana ituturo ito eh. Pero, napakasimple lang ng sikreto ng ganito. Ayan. Ito kasi yung diode. Teka, pakita ko isang board. Ayan. Ito, meron ako isang nakakalas na board eh. Ayan. Pareha siya. Ito. So, ito yung pinagkakabitan ng isa. Kita niya ito, yung diode. Yan. Dito. Yan. Naka-screw yan. Dito. Yan. So, pag binaliktad ko yung board, ito ang laman. Yan. So, diode siya. So, magtataka kayo, ha? Tignan nyo. Tatanggalin ko yung pagkaka-screw ng ating diode. Yan, ha? Nakita nyo, PL yan ha, hindi umaandar yung ating compressor. So, tinanggal ko lang tong isang screw. Okay? Then, sasaksak ko ulit. Yan. And, buhayin natin. Yan. So, yan, nakikita nyo, focus mo yung board. Nag-blink na siya, nag-switch na yung relay. Hintayin natin umandar. Yan. Umandar ang pan motor natin. Yan. Then, umandar din yung, kaya paandarin natin yung compressor ha. So, i-off ko muna para mabilis umandar yung compressor. Yan. So, i-reset ko lang muna siya. Kaya natin umandar si fan and compressor. Ayan. So, waiting lang tayo para antay lang natin umandar yung compressor. Ha? Ayan. Umandar na si compressor. Umandar yung fan natin. Tinanggal ko lang yung isang screw na to. Ayan na. Ngayon, ang tanong, bakit? Ito ha, ibabalik ulit itong screw na to. So, i-off ulit si aircon. Ayan, namaandar yan ha. Ito, pakita mo yung pan, namaandar. Yan, namaandar ang pan, namaandar ang compressor natin. Yan, then, pag titingnan mo siya dito, normal ang run niya. Yan, so nagra-run siya, okay na yung unit natin. I-off ko yung aircon niya. Yan.
Okay. So ito, ibabalik ko ulit yung screw na tinanggal ko ha. Yan. Then, isasaksak ulit natin. Sabihin nyo, magic eh. Yan. Ubuhayin ko si aircon. Yan. Standby. Napansin nyo, hindi siya umaandar. Yan. Umikot bahagya si panmotor. Kuminto. Ngayon, ang tanong, anong connection niya? Yan, ito yung board ha. Ano yung connection nung pinaka-diode natin? Bakit pag in-screw ko doon, ayaw na umandar? Ayan. Then tingnan nyo yung blinking ng ilaw. Yan. So kapag kaganyan, lalabas yung PL natin. O yung loopy and voltage. Yan. So ito yan ha, yung diode. Yun. So alam nyo ba yung diode na yan? Kasi medyo maliit. Medyo ito yung mga electronic problem na medyo mahirap ipaliwanag. And medyo hindi kaagad maunawaan. Tanggalin ko muna. Medyo mahirap ipaliwanag. Kasi ito yung diode natin niyan. Parang nagkakaroon siya ng ground doon sa pinakaloob niya. Ngayon, pag dinikit natin doon sa heatsink. Ito, so dinunod ko na siya. Ito. Kapag dinikit natin doon sa heatsink na ito, yung ating diode, nagkakaroon ng connection doon sa ating IPM. Dito, sa IPM IC natin. Ayan ha. Ito. Nagkakaroon siya ng contact dito. So, maaaring nagkakaroon na ng leak yung pinaka-diode natin. Kaya pag tinanggal natin yung screw niya, so hindi siya nakadikit doon sa heatsink. So, wala siyang grounding papunta sa IPM. Yan. So, umaandar yung unit. Ngayon, kapag in-screw ko ito, dumidikit siya dun sa pinaka-aluminum natin or yung heatsink, ang nangyayari, nagkakaroon siya ng short from IPM papunta dun sa diode. So, makikita nyo, wala naman siyang, wala kayo magiging makikitang spot or ano, biak sa ganito. So, bubuksan ko ito ha, saglit. Tanggal na, tanggalin natin ang sulat. So hindi na namin ikakat itong video ha, pagtsagaan nyo na lang na medyo mahaba. Ayan, para nakita mo. Actually, ito yung mga sikreto ng board na medyo hey, mahirap alamin. And ewan ko, kahit sa tayong ibang engineer, hindi tayang ipaliwanag itong nagiging problema na ito. Ayan. Okay. So ayan na. Ito yung diode na tinatanggal ko. Magtataka kayo pag in-screw ko siya. Dito. Ito yung pinaka heatsink natin. Ayan. So pag in-screw ko ito, itong posisyon ng pinaka IPM natin at saka yung diode, nagkakaroon siya ng grounding papunta dito. So parang nagkakaroon siya ng resistance dito sa diode. So kapag hinihigpit ko yung screw dito, ayan, lumalabas yung PN, hindi niya ma-start kasi bumabagsak yung supply niya na papasok dito. Ayan, dahil lang yan dito sa isang diode. Ayan, so minsan pagka mga ganitong problema na, hindi natin makita yung trouble talaga, so nagdidesisyon na tayo talagang palit yung board. Pero nandito lang ang problema sa isang diode. Ayan, so yan yung sinasabi nating sikreto malupit na hindi na dapat inilalabas. Pero dahil malakas kayo sa aking mga aircon technician, ayan, nilabas ko na, pinakita ko na sa inyo ha. So papalitan ko itong diode ngayon ito para makita niyo kung aandar ha. Okay, so ipupus muna natin. Okay, so ito yung diode na ginaganon ko sa inyo. And susubukan natin palitan muna itong diode na ito. Yan. So,
kakalasing ko na lang para mabilis yung ating soldering. So kakatingin ko na lang ito para madaling matanggal. Okay. So ito ha, papakita ko sa inyo ha, na buo yung ating diode. So kita ba na yung tester natin? Ito yung negative. Yan. So wala siyang palo. Re-reverse ko yung ating test prod. Yan. So makikita nyo buo yung diode natin. Ayan. So wala naman siyang grounded. And ayan. Ayan. Re-reverse natin. Ayan. So kung te-testerin nyo itong diode na ito, good siya. Pero ang tanong, bakit lumalabas yung error na yon? Eh good naman siya. So yung nagiging problema niyan, ito yung ito. Parang nagkakaroon siya ng ground. Nagkakaroon siya ng grounded kapag ka dinidikit natin. Ayan. So papalitan ko and tatanggalin ko lang ito. Ganito kasi matipigas talaga to. Actually 60 watts na to panghinang natin, pero napakahirap lusawin. Yan. Kaya yung ibang board, actually pinakialaman na rin itong board na ito eh. May mga hinang na siya, pero hindi nila nakita yung naging problema. Yan, so hindi ko na kinat yung video ha, tuloy-tuloy na natin. Yes. Yun. Okay. Medyo matigas kasi yung hinang nito. Hindi basta bang tanggal yung LED. So ayan, naikabit na natin yung pinaka-diode. Ayan. So ito yung pinalitan natin.
Ayan. So, ibabalik ko na ulit siya. And itatry natin kung okay na siya. So, ito yung itinap ninyo kung tinanggal tugtog ninyo kanina ito. Ayan. So, ayan. Binalik ko na ulit siya ngayon. And kakabitan natin lahat ng screw. Okay. At kurang isang screw. So yan na. So nakabit na natin. Nakabit ko na rin. Okay na. So doblehan lang natin ang hinang ko. Ibabaw. Ito yung diode na pinalitan ko ha. Inoble ako lang mahinang sa ibabaw. And try na natin isaksak ngayon. Doon. Buhay. So yan, mapapansin nyo, umandar na. Okay na. So dahil lang dito sa isang diode. So ito pag tinest nyo, sa tester, makikita nyo siya good. Pero ang problema nga, kapag dinikit na natin, maaaring nagkakaroon na siya ng leak. So hindi naman siya ma-determine sa tester. So, pag ini-screw natin, doon lumalabas yung nagiging problema niya. Ayan. So ngayon, normal na yung andar ng ating aircon. Saka, i-off ulit natin. Try natin i-reset para mabilis mag-start yung compressor. Ayan. Yun. Ayan. Normal na yung running niya. So, mapapansin nyo pati doon sa blinking ng ilaw natin. Yan yung normal na nagra-run. Ayos! Okay. So, ayan yung ating sikretong malupit. Dahil lang doon sa isang diode. Nagkakaroon siya ng parang ground doon sa ating ayan, sa ating heatsink na dumidikit doon. Ayan. Pero kung iti-test natin, buo naman yung diode sa tester. Pero kapag kinabit natin, doon nagiging defective siya. Ayan, nagra-run natin yung ating compressor. So ayan, yung ating PL error. Okay na. So sana may natutunan tayo kahit na medyo pasikretong trouble na ito. Okay. And ayan, okay na yung ating unit. Ayan, yuk po muna ha. Ayan. And meron pala tayong isusunod na gagawing video. So subscribe and follow na lang kayo sa mga susunod nating video. Ito yung lumabas na yung F5 error. So ulitin lang natin ulit yung F5 error natin dahil parang hindi yata tayo naunawaan. So ito yan, no, yung unit. Yan. So pinadala ko kasi dito na yung pinaka outdoor at indoor. Kaya lang hindi po siya may salang dahil kung makikita nyo talagang watak-watak siya. Sabi dinala sa atin. So nakatanggal na yung cover. And ayan, no, pinutol na. Yun. Ayan. And yung ating outdoor. Eto. Ayan. So makikita nyo yung outdoor. Nakakalas-kalas din siya. So bukas siguro. Sundan na lang yung video. And gagawin natin yan. Ayan. Eto. Ito yung susunod natin bukas na video. So okay na. And subscribe na lang. EDL Electronic Service Center. Okay.